Wala ang taga ginawa Diyos, tali siyang natutuwa ang Diyos, dumadami ang bulalo, nilagang pakalakas patsoy. Diba? The pride of the Philippines, the pride of Iloilo, mga buro, the pride of Kapampangan. May tao pa huwag rito. Mas matutuwa ang Diyos kung ang KOJF ang naitatayo sa bawat lugar na yan, bawat bansa, bawat eskwela na yan. Mas natutuwa. Sabagat ang alat ng buhay sa KOJF ay number one natin si Lord. Amen? Kasi mo, nakakapagbigay tayo ng first fruits. Nakakapagbigay tayo ng tithes and offerings. Willing tayo no matter what. Handa tayong mag-sacrifice para sa Panginoon. Handa natin believe kung ano yung halaga ng mga ano. Willing tayo. At alam mo kung bakit ako'y a father of destiny? Tayo ang nagtayo ng Philippines, you have a destiny in Jesus Christ. Kasi nung nag-full time ako, hindi ko inasahan ng sinamang tao at hindi ko inasahan ng church na mag-provide ng pangangailangan ko. Nung nag-full time ako, wala akong inasahan tao at hindi ko inasahan ng church, inasahan ko lang ang Diyos. Amen? Pag inasahan mo yung church, yung opening niya na up and down. Pag inasahan mo yung church, yung mga attendee dyan, come and go. Asahan mo lang ang Diyos. Amen? Kaya kung magpupultem ka, asahan mo ang Diyos magandang sino pa man. Amen! Talagpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Gusto nyo ba itayo ang KJF sa ibang bansa? Gusto mo sundin nyo at paramihin ang KJF sa ibang ibang bansa? At gusto nyo ba na kayo ay mapromote sa ibang bansa? Become like Joseph. Mga Pilipino ang nasa itaas sa ibang bansa. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Dahil you are a man of faith and woman of faith. And not only that, you are a man and woman of destiny. Ano ang ibig sabihin ng man of faith, woman of faith? Ipaliwanag ko lang. Wala kang nakikita pero naniniwala kang magkakaroon. That is a man of faith, woman of faith. Ano naman ang man of destiny at woman of destiny? Puro kasi sinungalingan ng ginagawa ng Diablo, inaakusahan ka kung ano-anong tinetext sa iyo na sinasabi ganito ka na hindi naman totoo. They are accusing you. Wag ka lang maniwala. Tumingin ka lang palagi doon sa harapan kay Jesus. Just look out to Jesus in the midst of the trials because I know Jesus always cares for me and gives me joy in my heart, willing to give the crown of my life. Amen. Just look unto Jesus in the midst of the trials. Ang daming problema, ang daming pagsubok, ang daming ng laban ng buhay, ang daming gastusin, ang daming bulong ng kaaway, ang daming mga mahal sa buhay na nagpapasuporta. Itatayo namin yung bahay, itatayo namin yung bakal, itatayo namin yung lupa. Wala kaming trabaho, suportahan mo kami, nag-graduate kami, nabigay may mga graduate, pamabuntis kami. Pasensya na po. Pasensya na po. Ganito na rin ako ang pangaral eh. Masanay ka na sa akin. Lagi mong unahin si Lord. Unahin mo si Lord. Ibigay mo ang parang kay Lord. Amen po ba? Alam mo? Kung pinakinggan ko yung mga iyak ni Jan Jan noong unang panahon ni J.I., hindi naman natuloy mag-full-time eh. Isipin mo, walang panggatas. Alam mo, si Sister Neri, si Pastora Neri, kung saan-saan, makinig kayo sa akin, kayo magpintuhan, makinig kayo sa akin. Kamayan na yan. Kinig ko na kayo sa akin. Alam mo, si Pastora Neri, kung saan-saan nagpupuntang miyembro ng iglesia, no? Wala pong gatas si Jan Jan, wala pong gatas si Jan Jan. Alam mo, kung ano ang gata sa Jan-Jan, halo-halo na. Kung pinakinggan ko lang yung iyak sa Jan-Jan noong unang panahon na wala siyang mga gatas, hindi na ako natuloy mag-full-time. Walang pang-fission fee. Mahaba ang buho.
namin, mahaba pa rin. Pero nagpagamit na, magpapagamit na. Kung pinakinggan mo lang lahat yan, wala ako rito. Kailangan mo ng pananampalataya. And be a man of destiny. Ang dami humihila sa iyo eh. Gastosan natin to, gastosan natin to, bilang natin to, pag-aralin natin to. Pag-aaralin mo, buntis naman. Iset mo na lang yung labor para sa pangarap. Huwag kayo mag-aaralin sa mga preaching ko, tama ito. Huwag kayo ma-upet, tama ito. Pag tinatamaan tayo, tama pa rin ito. Ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Higit sa lahat, kaya bago sila. Ibigay mo ang salapi mo para sa Panginoon, higit sa lahat, bago sila. Ngayon, ang pamilya ko nang natamasa. Dahil sa pagbibigay ko ng buhay sa Panginoon. Hindi nila nararanasan ngayon ang nararanasan nila. Hindi dahil sa pagbibigay ko ng buhay sa Panginoon. Alam niyo kung bakit hanggang ngayon naghihirap pa rin ng marami sa inyo? Hindi nagbibigay ng test, hindi nagbibigay ng offering eh. Hindi nagbibigay ng first fruits. Hanggang ngayon, mahihirap pa rin. Be a man of destiny like Joseph. Become prominent, excited. Eh, meron pala ako niyan ha. Si Abraham nga muna. Tingnan mo nga muna si Abraham. Meron ako niya, number one eh. Yun. Abraham multiplied, man of faith. Yan o, number one. So, number two, meron pala ako niya. Number two. Joseph become prominent, excited to high position. Nawala yung position. In other nation, man of destiny. Become prominent, exalted to high position. In other nation, man of destiny. You see? From nothing to something. From nobody to somebody. Kaya kayong dalawang magkapatid, patuloy kayong magmahal sa Diyos, babalik kayo ng Nueva Ecija. Kayo ang pinakamayaman na tao sa Nueva Ecija. Paligid sisters. Papaligan mo sila ng Pasig, pinakamayaman ka, balikod. Jenna. Jenna Lee, the Black Beauty. No more glutatayon. Not in glutatayon. Isang araw, babalik rin ng Diyos. The history will be changed. We are the true history makers. I'm very sorry for that. We are the true history makers! Hallelujah! Paliwanag ko! May kamagamit ng history maker eh, pero we are the true history makers. You shall know them by their fruit. Ito yan. Kinasal niyo natin, anak niyo natin, Cora Fabregat. Ako nagkasal. Ninang si Reverend. Hindi alam ni Reverend nasa ilalim niya lang ako, tupa niya lang ako. Na nung nagkakatak siya ng discipleship training sa Irmin Garcia Street, Cubao, Quezon City, number 19, attendee ako ron nakikinig sa kanya. Isang araw siya naman ang nakikinig sa akin. Hindi niya na ako namukhaan, hindi niya na ako nakilala. Kamakailan lang, nagturo ako. Katabi ko, nagpakilala ko sa kanya, ate. Estudyante mo ako sa Bible School. Hindi siya makapaniwala. Co-speaker niya ako. We are the true history maker. We are changing the history. Tayo noon ang nasa baba. Amen! Ginagawa tayo ng Diyos ang nasa taas. Noon tayo nagpapapirma ng autograph. Ngayon sila naman ang nagpapapirma sa atin ng autograph. This is true. Noon tayo nagpapapicture taking kasama ang mga artista, basipulista. Pero iba na ngayon. Pag nakita ka nila, sila naman ang nagpapapicture sa tabi mo. Nagbibigay tayo ng direksyon. Noon
mga politisyan at nagpapasalamat at nakikilala nila tayo. And we are the true history makers. They have the word. Nasa kanila ang salita, pero nasa atin ang fulfillment. Amen? Joseph was a true history maker. He changed. Binago niya ang Egypt. Siya ang nasa ibabaw ng mga Egyptian. Siya ang nasa ibabaw ng buong mundo. Nakikinig pa po ba tayo? Nakakita ka na ba ng SWAT police? Nakakita ka na ba ng mga scout ranger? Nakakita ka na ba ng mga marine soldiers? Nakakita ka na ba ng mga elite? Nakita mo na ba yung mga elite group, mga bodyguards ni Noynoy Aquino? Iba ang training niya. Dahil iba ang laban niya. Iba ang training sa Rio JM. Iba ang bigay ng buhay, iba ang aral dito. Pati nga matibay na eh. Pero ang mga matitira, sila ang magpapatibay sa Pilipinas. Sila ang magpapatibay sa buong mundo. Amen? Tingnan mo yung nasasabing sila ang mga history maker. Buksan mo yung Facebook nila. Imbis na itiklara ang tagumpay, eh wala nang tagumpay. Ang marinig, pang-marinig mo sa mga Facebook nila, ouch, it's hard, hearty, aray, aray na ko, kay sakit naman ang ginawa nyo. Ha? Paano kayong naging history maker? Ang mga history maker, mga true history maker, ibinabando from top one to top one, from first place to first place, from victory, from one nation to other nation. Hallelujah! Mga aral na ang nakikinig sa'yo, Chief Justice, Special Director, mga congressman, mga artista, nakikinig sa'yo, nasa ilalim mo, nagpapasalamat, naadalo sa aral mo. Ganito lakad ng big. Bakit ganito lakad mo? Kinahihiya ko nanay ko baboy. Ang lakad ng mga taga-KFM, hindi kanya. Ganyan lang tayo. Amen. At lagi nakaturo taas. Ang Diyos lang ang may gawa nitong awan ang maglakad ng Diyos. Sabi nga ng Diyos sa Papa, naghimala ang Panginoon. Gumawa na naman siya ng himala na siya sinaglahan. Champion ulit ako. Isa lang masasabi ko, maawat at mahalbag pa ng patuloy ang Diyos. Kasi awat na bagla ng isyo. Tayo ang totoong history makers. Tayo. Hindi tayo natitigil sa pag-aaral natin. Sila natitigil eh. Nawawala na pambayad sa tuition pay. Paano sila naging history maker? Hindi nga nakakabayad sa tuition pay. Samantalang tayo, hindi lang nakakabayan. Top 1 to top 1. First place to first place. Champion to champion. At tayo ang mga history makers. Ang mga binibili natin, mga gamit, mga branded, mga mamahalin. Bibili pa tayo ng bagong keyboard, mga mamahalin. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At isang araw, bibili tayo ng pinakamagandang lupa. Magpapatayo tayo ng pinakamagandang church. We are the true history makers. Mayayinig ang buong Pilipinas, mayayinig ang buong mundo. Saan kayo kumuha ng supporters? Just look unto Jesus in the midst of the trials, because I know that if He leads me, Jesus always cares for me and gives me joy in my heart. Eh, purihin ang pangalan ng Panginoon. Yung iskwelahan ng anak ko, wala kami utang nising ko. Sila ba ang may utang sa amin? Lahat yan, bayad namin yan. At magbabayad pa kami sa
ugali sa mga taong yan, sa mga buhay ng mga taong yan, sa lugar na iyan, lahat ng ginawa ng mga history maker na sinasabing history maker, bumurahin natin yan. Sapagat hindi talaga yan. Dahil ang lugaw, pambata lang. Pag tumatanda ka na, kinakailangan mo ng pagkain matigas. Hanggang baby sila, hanggang bansot sila, itong mga history maker kuno. Sige, F1, F2, and F3, and F4, and F5, and F6, and F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14. Eh, lugaw eh! Pag nakakain na ng lugaw yan, matanda na yan, tanda namin lugaw pa rin. Ano ba ito? Puro ng lugaw inibigay ninyo. Kailangan naman namin ng ibang aral, ibang buhay, ibang preaching. Isang masasabi ko sa inyo, Kingdom of Jesus Fellowship Apostolic People, huwag niyong ibababa ang standard ng ating aral. Huwag niyong ibababa ang standard ng ating pamamuhay. Because we are the true history makers. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon Diyos sa buhay. Siyempre, magkabagong silang, di ba, gatas muna, lugaw, serisoy, serila, mga ganyan, mga mas potato. E pag tumatanda rin, may napay pa rin ba ipapakain mo? Mangyayari, naghihintay ako mga buong mundo ng tamang aral. Eh, nagturo nga lang ako sa pati, kasama ko si Ruth eh. Eh, ito yung mga taga-taas na. Mga, iyak nga sila, iyakan pa nga sila. Tulala sila eh. Tanungin mo yung mga yun. Gusto niya bang palaging mapakinggan ang lingkod ng Diyos? Oo naman. Kesa naman yung mga iniwan dun. Anong ibig sabihin ng Man of Destiny? Naging prominente, exalted to high position in other nations because of men of, naging Man of Destiny? Ito siya. Nakatingin siya sa hinaharap. Nakatingin siya roon. I have the dream. A dream of God. Someday, somehow, I will become prominent, exalted to high position, will be exalted to high position. Nasagupin ko ang buong mundo, a feeder of the nations of the world. Hallelujah! Nakikinig po ba tayo? We are the true history makers because we are changing the history. Isipin mo, nakikinig sila sa atin ngayon? Bishop, Chief Justice, anong title nila? Apostol, ikinig sila sa atin, tayo speaking. The Lord is changing the history. And we are the history makers. Isang araw, hindi lang mataas ang posisyon niyo sa barko, kayo na ang may-ari ng barko. Amen. O, isang araw, hindi na nagtatrabaho, kayo na ang mga may business, kayo na may-ari ng trabaho. And lastly, number 3, Daniel, chapter 6. Daniel, a man of prayer. Kaparehas din siya ni Joseph. Kaparehas din siya ni Joseph. Exalted to high position in other nation. Kagaya rin siya ni Joseph. Became prominent in other nation. Ano ang katangian niya? A man of prayer. Hindi siya graduate ng theology, pero graduate siya ng neology. He always kneeled down to God. Tingnan mo, alam mo ba lahat ng pinuno sa Babylon? Alam mo bang lahat yan ay na-please ni Daniel? At alam mo bang lahat ng pinuno sa Babylon hanggang kay Haring Darius? It pleased Darius to appoint 120 satraps to rule throughout the kingdom. Verse 7. With 3 administrators over them, one of whom was Daniel, the satraps were made accountable to them so that the king might not suffer loss. Verse 3. Now Daniel saw
distinguished himself among the administrators and the satraps by his exceptional qualities that the king planned to set him over the whole kingdom. Isipin mo, makapangyarihang bansa ng panahong yun, Babylon. At alam mo, sa Babylon yun si Daniel, istranghero. Akalain mo sa buong mundo, pa buong Babylon ang number two sa king, si Daniel. Hello? Aren't you amazed? Hindi ka ba namamangha? Oh. Hindi ka ba namamangha? Oh. Nakikinig po ba tayo? Now Daniel so distinguished himself among the administrators and the satraps by his exceptional qualities that the king planned to set him over the whole kingdom. Grabe! Istranghero lang siya, ha? Israelita? Napunit na punta ng madapunta ng Babylonia, ng Persia? Babylonia, naging Persia na yan eh. Si Daniel nasa ibabaw. Grabe! Saan ka nakakita nun? Kahit transfer ka pa. Alam mo si Pastor Ragi, nasunog ang business nila. Walang magawa sila, Pastor Ragi. Manirahan sa pinsan. Nakatira sa pinsan. Na-transfer. Na-transfer talaga. Merong law eh. Pag-transfer ka, hindi ka pwedeng magbaliktor yan. Eh noon pa man, eh nasama sa kanya ang Diyos, hindi niya alam. Ngayon alam na niya, si Pastor Ragi. Alam mo, eh, pulling away. Lahat ng kalaban ang layo, siya ang nataas. Alam mo, ang ginawa ng eskwelahan ng rules, binago. Naging panituktor niya siya kahit transfer siya kasi pulling away. Ganyan din ang gagawin ng Diyos sa mga trabaho ninyo, sa mga negosyo ninyo, sa mga eskwelahan ninyo. Pakinggan ninyo ako. Ganyan din ang gagawin ninyo sa trabaho niyo, sa negosyo, sa eskwelahan ninyo. Kayong mga nasa baba, itataas ng Diyos. Amen? Amen? We are the true history makers. We are changing the history. Isipin mo. Humility, humility, humility. Huwag magagalit. No? Kasi iba, pag medyo na-open sila, sa ganda ng preaching mo, yung open na lang ang hindi ganun. Eh, kung merong saksaglit na parang alam mo na saktan ka, huwag ma-open, itong kabuong ito, kunin mo ito. Amen? Kunin mo ito kasi tama ito eh. Kasi iba, sa dami ng preaching mo, medyo hindi na nagustuhan. Hindi ko nagustuhan yung sinabi ro. Bubuyo ka lang sa mga. Lahat tayo, ang sabi ko, tarantanyo kung magkami sa meron isang preaching na masakit sa puso mo, tama? Pero aminin mo, masakit man yan, magandang operasyon yan. At makabubuti sa iyo ang lahat ng aral nila. Ito na po ako magbabakas. Sila ang nasa taas ng eskwelahan. Sila ang nasa taas ng iglesia. Pagpunta mo ng bansang yan, ang daming iglesia rin, matataas sila, kulto man o trinitaryo, matataas sila. Isang araw, pinakamataas na kingdom of Jesus Christ. Ha 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 ha! Oo, maraming churches dyan, sa mga eskwela, sa mga barangay, sa mga ano, pero isang araw, pinakamataas na kingdom of Jesus Christ. Maraming mga honor students dyan, maraming mga champion dyan, maraming mga first placer dyan, pero isang araw, ikaw naman ang nasa taas! Alam mo, yung grupo nila Diyos, laging talo yan, yung mga talunan yan. Talagang laging talo, expected na nila, laging sila talo. Pero ngayong taong ito, binago ng Diyos, yung class nila nila Joshua, sila ngayon ang first placer na! Amen! Because the Lord is changing the history. We are the history makers. Alam mo, talunan sila palagi. Talunan palagi yung level nila. Lagi naman ganun eh. Ayaw, sanay na kaming matalo. Yan ang maririnig mo, sanay na kaming matalo. Lagi naman kaming talo eh. Pero iba na ngayon. The Lord is changing the history.
Amen! At magpasalamat ka, nandito ka ngayon because the Lord is changing your life in order for you to become the true history maker. Pag sinabing history, yung nakasulat na, nandun na yan, virus na yan, tatak na yan eh. Binago mo, that is the true history makers. Yun. Ito mga history maker, oh. Isipin mo, Israelita, napunta ng Babylon, ng Persia, tinaas ng Diyos doon. Verse 4. Wala na. Okay na, walang verse 4. Pwento ko na lang. Siyempre, pag tinaas ka, matutuwa mo sa'yo lahat ng tao? Hindi. Maraming maiinggit sa'yo. Uy, naangatan mo kami ah. Nataasan mo kami. Hindi kami papayag. Papatay ka namin. Gigilitan ka namin. Etc. E matapang ang tao. From the land of Andres Bonifacio, atapang ang tao, alaban ang Kastila, hindi atakbo. You are a Filipino from the land of the brave. Walang Pilipinong takbuhin. Wala rin taga-KOGM na takbuhin. You are from the land of the brave. Philippines, the land of warriors, the land of the brave. From the land of Andres Bonifacio. Punit ng sedula, hindi magpapailalim sa Kastila. Babarulin ninyo ako sa bagong bayan na tatalikod. Hindi pwede, harap ako. No way, from the land of the brave. Amen? Hello? From the land of the brave. And from the church of the great, papapap of the brave. Walang buwang ang mga matapot matatakotin. Anong ginawa? Gumawa ng maling kwento. Anong nangyari? Si Daniel na mapunta sa lion's den para kainin ng leon. Nung tinapon si Daniel sa lion's den, nakita siya ng mga leon, hindi siya kinain. Sabi sa kanya, ang bango mo. Hindi ka namin pwedeng kainin. You know why? Because you are a man of prayer. Daniel, a man of prayer. You're a man of prayer. Lagi ka nakikipag-usap sa Diyos. Amoy Diyos ka na rin. Amen? A man of prayer. Isa lang magagawa. Maraming position, maraming persecution. Wala kang gagawin. Be like Abraham. Manampalataya ka pa rin. Gumawa ka ng may pananampalataya. Gumawa ka ng may pag-asa. A man of destiny. At gumawa ka ng punong-puno ng pananalangin. Prayer lang. Lord, kung binigay mo ang business na ito, walang dahilan para ito'y bumagsak, ito'y aangat patataangat. Kung ako'y pinadala mo sa bansang ito, walang dahilan para hindi pumatahimikin ang mga iyan. Amen? A man of prayer. Always pray, always fast. Kailangan ko na maraming mananalangin ngayon. Kailangan ko na maraming mag-aayuno ngayon, magpalista kayo. Ano?